nandito muna ako sa aming garage. Ang aming garage ay may magandang upuan. Ayan. Pupunta ako ngayon sa city, guys. Mag-follow up ako ng visa ng aking kasama sa bahay. Visa papuntang Dubai. So, mag-cross country siya, guys. Mag-visit-visa siya sa Dubai. Papunta rito. Ayan, samahan niyo. Mag-bye. Pala tayo kasi sasakay tayo ng bus ngayon. So, first time kong magsakay ng bus mula ng lockdown. So, kailangan natin mag-visual kasi maraming mga tao. So, samahan niyo. Okay? Nandito pala ako sa travel club agency. Ayan, kukuha tayo ng ayan pala si Madam Janet. Anong pangalan niyo, Ma'am? Janet. Janet Nazareno. Travel club po kami. Travel club. Travel club. Okay na. Nandito tayo sa travel club. Mura lang yun din ticket nila dito, guys. Ayan. Dito yung pinupuntahan ng mga Pilipino pag nagkukuha sila ng ticket. Kasi yun yung narinig ko na mas mura dito magkuha ng ticket sa agency nila sa travel club. Ayan. Nandito ako ngayon. So, sino yung sa Pilipinas? Kung gusto nyong mag-avail din sa... Kung may mga tanong kayo, mag-iwan lang kayo ng comments dyan sa baba. Yung package po kasi natin, ma'am, wait lang ko ng idea. Sige. Para ma-share natin sa mga kabayan natin. Po namin, nakalagay po dito ay 155 at saka 230 po kapag po solo. Pero ito pong 155 na to, minsan po tumataas po ito ng 165 kasi po minsan itong 69 nagiging 70 nights po siya. Let's say sharing po sila. So bali dalawa sa katao. Dapat po sa isang room, dalawa lang po sila. Hindi siya po pwedeng tatlo kasi po. At least may ka-sharing siya sa 155 na yan. Ah, hindi ma'am. 155 po, bawat isa po yun. Ah, per person. Per person po siya. Ngayon po, okay. Accept na po na magkakaroon kayo ng partial payment at 50 kg. Opo. Saka po kung pupusid doon sa inyong package. Kapag po naubas yung Dubai visa natin, saka po namin i-arrange yung inyong package, pero mag-according po yung sa date na gusto nyo mag-travel. Halimbawa, ang gusto nyo mag-travel ay 20. Dibilang natin kung magkano yung ticket na yon. Tapos ang Manila, Dubai, tapos Dubai, Kuwait. Sasabihin sa inyo yung presyo nun. Ngayon, sasabihin mo sa akin, ma'am, okay na ako dyan. Di sa ako magpuproceed. Pwede mo naman sabihin sa akin na, ma'am, hindi kaya ng budget ko masyadong mga yung binibigay mo presyo sa akin. Wala naman pong problema. Di mag-a-adjust po tayo kung saan mo gusto. Kasi po, sa panahon po ngayon, ang mahal po na ticket natin ay Dubai. Oo, nakita po 11. Okay. Sobra po, ma'am. Yung 150, ma'am, minsan hindi pa nakukuha yun. Magkano yun sa dinar? Pag halimbawa, Dubai to Kuwait? Dubai to Kuwait nga, ma'am. Mga 150 kg on magpapusha. Depende po siya sa date. Tsaka sa availability. Yun po yun. Kasi mayroon din akong friend na nasa Dubai na ngayon. Ibang agency naman yung ginawa, inanong niya. Opo. 11, dinar, dirham yung kuha niya sa ticket. Doon na siya kumuha. Oo. Masyadong mura yun, mga 1 dinar, 1 dinar lang yun. Yun, na-shock na ako. Mahal po siya, sobrang mahal po. Kaya nga po, hindi natin mapapasis ito ng
wala mo ng Dubai visa kasi siyempre hindi naman natin alam kung magkano po yung presyo nito. Pero idea lang. So may possibility ba siya ng ano, mga ano po, naabot din po siya ng mga 400 kg. Wala naman pong balitang ano, ipoklos nila. Ma'am, ito pong binigay na ito ma, itong package na ito at itong ginagawa ng decision ng mga kababayan natin. Ito risky po siya. Hindi po yan guarantee. Bakit hindi po siya guarantee? Kasi po, minsan, nagbabago yung Dubai policy, nagbabago yung Kuwait policy. Depende po naman sa PCR test kung positive siya. Ma'am, kung may mga ticket po na non-refundable, hindi po natin mababalik yun. In terms naman po sa hotel, may bawas po yun ng mga 2 nights. Tapos po, depende pa rin po, halimbawa, mayroon ka ng ticket. Tapos biglang kinansel ng airline yung flight niya. Nilipat ka sa date na kung saan nila ililipat. Eh, bayad ka na. Iya, mag-extend na. So, magbayad siya ulit. Magbayad ka po ulit. Very seldom po mangyari, pero sabi ko nga po, lahat po yan. Risky po talaga. Hindi po siya garantisado man. Pero, may nakakaulit, may nakakaulit. May nakakaulit. May nakakaulit. O, kasi marami naman ako kailangan na naman. Marami naman po siya. Marami na naman po siya. Pero sana nga lang, hindi magbago ang decision. Ako, iyan nga po. May nagtatanong, paano pa nagbago? Kasi, kaya nga po risk yan. Kasi, hindi po siya o hindi. Marami po siya. Hindi kayo saan. Mag-advance tayo ng payment sa ating kaibigan na si Darrell para sa ano package papuntang visa papuntang Dubai. Ano ko kaibigan na sa Pilipinas, ma'am eh. Yes, ma'am. Basta po maingat lang po sa pagdesisyon. Kasi minsan po baka po ang pinapakita ng emosyon tapos bigla po lang nabaw. At the end po. Dapat po. Pwede na po kayo sa mga gastos. Yun guys, sa mga gustong mag-avail dyan, magtanong muna, tapos ano, nandito naman yung number ni Madam Janet, ayan. Pwede natin siyang kontakin sa WhatsApp, ma'am, wala kang Viber, ma'am? Mayroon po ba? Sige, kukunin ko na to, pwede bang dalawin ko na? Hindi natin na ano yun, nakuhaan ng ano, clip. Sige lang. Pwede naman nilang itanong sa akin. Lalo kung mga magbabayad na po. Ah, sige po. So, sa sunod dito na lang tayo kukuha ng ticket. At least, may Viber ka ma'am, di ba? Opo, may Viber ko yun. Kontakin na lang natin si ma'am sa Viber. Yan, may number naman dyan, guys. Wala po na mess. Kasi siyempre, hindi ka naman pagkatanong. Sagot ka agad ako, hindi naman opo, ma'am. Opo. Minsan, siyempre, tatama po ng mess na ticket. Opo. Sa sobrang busy rin. Ma'am, upo. Sumabikat po sa bulsa. Pero kung ang trabaho po nila ay medyo ayos naman po yung sweldo. Oo. At kaya namang bayaran ito, gumaw. 1 month salary nila, 2 month salary nila. Pasok po yan. Pero kung ang trabaho mo po ay hindi gaano maayos dito, tulad namin, ang sweldo namin, ano lang, halos hindi ka sweldo, kumbaga, pang-bayad lang ng bahay, at saka pagkain lang, hindi, at yung babalikan nilang trabaho, eh, mag-isip din. Ito na yung non-refundable na ano, package, advance 50K, guys, ayan. So, papuntang ano to guys, package to papuntang Dubai. Kukunta ko lang po ako sa kanya dun sa mga ibang info ko pa na kailangan sa kanya. Ah, sige. Pag may mga tanong kami, ma'am, ano na lang. Message na lang ako sa'yo. Basta may Viber yun, ma'am, ha? Meron po. 3. Ma'am, pero gusto ko yan binablog mo. I promise. Kasi ma'am, ano siya? Ayan guys, nagustuhan rin ni ma'am. Hindi ako marunong yan. Pero gusto ko lang mag-share sa kanila. Kung ano ba yung nangyayari din sa... Ah, sige ma'am, i-share natin. Natin sa market natin. Kaya kailangan minsan, ano din po tayo. Gusto ko mag-share, kaya lang hindi naman ako marunong. Basta alam ko lang. Sige lang, kung anong lang yung ano ma-share mo sa kanila, ma'am. Yun lang po. Eh, syempre, hindi naman ngayon biglaan yun, ano? Oo. Kasi minsan na yung mga airline, biglang naka-cancel yung flight. Eh, syempre, dapat... Magbibili sila ng ticket, ready na sila sa ganung mga... Yung mga rest, oo. Or pang magbibili sila ng ticket, dapat itaganong din nila yun na
Ano mangyari sa ticket ko kapag pagkapag halimbawa cancel ng airline? Hindi ko pwedeng na bibili ka lang eh inisyu mo lang na perfect na yung biyahe mo yung pala. Oo. Pag nag-delay in flight, anong gagawin mo? Doon ba sa airline ay bibigyan nilang option, papayag ka ba o hindi ka papayag? So halimbawa kapag ma-hold yung flight nila mula sa Maynila, bayad na naman nila yon. Sila na naman. Ma'am, depende kung sino ba, bad sila na-hold. Baka may mga hindi natin alam. Hindi. Halimbawa, na-hold sila kasi wala silang balik magagawa. Eh, mali po ng passenger yun. Oo. Dapat po, alam nila yung kailangan nilang gawin bago papasalamin ko sa airport. Pag mali po ng passenger po ang responsible sa lahat ng expenses. Sabagay. Mali po ng airline po. Pero continuous pa rin yung ano niya nun. Kasi halimbawa, makakuha siya ulit ng ano, ng ticket or anuman flight. Hindi, ma'am. I-rebook na ko na muna yung ticket niya. Kasi bago niya i-rebook yun, dapat na-accomplish niya na kung lahat siya hinadlangan ng immigration ng travel. Sabagay. Ayun po. Marami lang. Isang, ano niyo po ako. Sige, ito, sige. Mag-share din sa mga updates sa mga kababayan. Sige. Pupunta ako dito. Tulong din para sa kanila. Oo. Secured po yung pera nila. Oo. Yung mga online, dapat nang patulan niyo siya o dapat ba na... Ano ba yun? Patulan ba yun? Totoo naman po siya. Basta mag-iingat lang po kayo. Tsaka dapat po. Marami po. Hindi po siya, ma'am. Hindi lang tayo marunong. Hindi lang po, kasi kayo, kumbaga, dahil gusto niyo lang po ng mura. Ma'am, huwag lang palaging mura, ma'am. Dapat, sisecure rin po lang, ano ba yung mga binili kong ticket? Ano ba yung mga rules niyan? Ano ba yung mga policy niyan? Huwag lang after sa mura. Oo, totoo yan. Marami po, dapat din po na na-reach out mo rin po yung kung sino yung kausap niyo. Sabagay. Minsan po kasi... Ako din, natatakot ako sa online-online kahit na sabihin natin secure, pero mas maganda pa rin yung nare-reach mo yung ano. Pero may mga time talaga ngayon na mura na po siya sa online. So, maging maingat ka lang po. Pero may mga nare-online. Sige. Ayan guys, done na tayo. Dito sa Travel Club. Ayan si Ma'am Janet. Yun. So, uuwi na a catch ngayon. Nandito tayo sa... Dito na ako. So, uuwi na ako ngayon, guys. Uuwi na si Dani. Natapos ko na. Alam nyo guys, actually, hindi ko alam yung city na to. I mean, hindi ko alam yung saan lalabas, saan papasok kasi hindi ako madalas dito. Nakapunta ko rito siguro once or twice. Pero yung isang area lang yung pinupuntahan na. Hindi yung kung saan gala-gala. Hindi. Kahit noon pa. Hindi ko na alam ngayon saan ako lalabas. Saan ako papasok? Saan ako pumasok kanina? Nawala na ako. So, sabi ni Dada, may kainan daw rito. Maghanap tayo ng kainan. At ako'y nagugutom na. Kakain na tayo. Ayun, ang aladuna. Alwaduna. So, kakain ako muna guys. Nagutom na ako at nahihilo ako sa bus. Wala tayong stick ngayon. Papagod sila ni mag-hold. Kando yung kainan dito. Yun, may kainan na. Dito na tayo sa kainan. Gutom na!